Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa Dambana sa Tesalonica. Mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin mga kapatid na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinisimulan natin ngayong basahin ang liham ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ito'y isang lungsod ng Roman province ng Macedonia na nasa bahagi na ng Europa. Sa pagbati niya sa mga taga-roon, binanggit niya ang kanyang pasasalamat sa inyong mga gawa na bunga ng pananampalataya, ang inyong pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay niyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Binanggit niya at ipinagsama ang tinatawag natin ngayon na three theological virtues: faith, hope, and love. Ang mga ito'y tinatawag na theological virtues kasi kinikilala natin na sila ay mga biyaya na galing sa Diyos at ang kanilang patutunguhan ay Diyos. Sa Diyos tayo nananalig. Sa Kanya tayo umaasa. At Siya ang minamahal natin at pinagsisimula ng ating pag-ibig. Sila ay mga biyaya ng Diyos, ang theological virtues. Nung tayo binyagan, ibinigay ng Diyos sa atin yan. Kaya pinasasalamatan natin na ibinigayaan tayo nito. Mayroon din tayo nito. Dahil nga sa tayo biniyagan. Sila ay mga virtues. Kaya dapat natin pag sumikapan na gawin. Nandiyan na. Pero kailangan gawin. Kailangan isagawa. Pinaalaala din ni Pablo na ang magandang balita ay kanilang ipinahayag sa Tesalonica hindi lang sa pamamagitan ng salita kundi ng kanilang halimbawa din.
sinabi niya, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa piling ninyo. Ngayong tinanggap na nila ang paniniwala sa Diyos, ang halimbawa naman nila ang tumutulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Marahil ang mga taga-Tesalonika ay dating mga pagano na sumasamba sa maraming Diyos. Ngayon wala na silang ibang pinaglilingkuran kundi ang tunay at buhay na Diyos. At nag-aantay na sila sa muling pagbabalik ni Jesus. Dalawang katangian ng pananampalataya ang binanggit ni Pablo. Una, ito ay ipinapaliwanag hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pagsasabuhay nito. Nakita at naranasan ng mga taga-Tesalonika ang pamuhay ni Pablo at ang kanyang mga kasama, kaya tinanggap nila ang kanyang pinapahayag. Hindi lang idea ang pananalig sa Diyos. Ito ay karanasan. At naibabahagi ang karanasan sa pakikiisa sa buhay. Pangalawa, ang pananampalataya ay tulad ng liwanag. Kung nandiyan, iyan ay kumakalat. Hindi ito na itatago. Kumalat sa probinsya ng Macedonia at Akaya ang pananampalataya ng mga taga-Tesalonika. Nalaman ng marami na tinanakdan na nila ang pagsamba sa maraming Diyos. Tinanggap na nila si Jesus. Siya ang Panginoon nilang muling nabuhay at inaantay na nila ang pagbabalik muli ni Jesus. Salamat Panginoon sa biyaya ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na binigay niyo sa amin nung kami ay binyagan. Tulungan po ninyo kami na ito'y maisabuhay at mapalaganap at mapalago namin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.